Love na bishi na na. Manghuli na ako, anak. Alika na. Kumain na tayo. Magmumungka na. Kakain na tayo sa baba. Manghuli na ako. Malilate na ako eh. Tita Carla! Ano ka, Dora? Ikaw, napaka-ilay mo kaya tumitigas yung buhok mo. I miss you. Mabilis na ako dito, baby girl, ha? Bye-bye. Naparaming bili kong mangga sa Divisoria. Kaya, sayang naman kapag hindi makapakinabangan. That's all, thank you. Carla, I'm sorry. Janine, I'm sorry din. Hindi dapat ako dumagdag sa problema mo. Nasaktan pa kita. Eh, paano naman ako kung wala ka? Eh, ikaw yung dumadagdag ng ganda sa beauty ko. You know, Beauty and the Beast. Carla, mali ako sa lahat ng mga sinabi ko. Hindi ka beast. Dahil sa lahat ng mga naging kaibigan ko, ikaw ang pinakamaganda dito. Paborito mo yan. Amoy pa lang. Masarap, no? Siyempre, sa pinaka-pogi kong anak na nag-iisa, hotdog. Thank you po sa guwapong-guwapo at the worst tatay ko! Siyempre, anak. Ito, celebration na rin natin ito. Kaya hindi lang masarap at the best na pagkain para sa inyo. Asawa, ba't ikaw kumakain? Ano gusto mo? Kape, tubig, kanin, o ako? Celebrate natin. Marami, anak. Unang-una, yung paggaling ko, tapos pangalawa, yung pagbabati namin ng nanay mo. Kaya ito, hindi lang almusal. Mamaya, maamasyal tayo. Yay! Ayos, tay! Pre! Kayo na lang. Hindi ako pwede. Marami akong gagawin sa opisina. Hindi ka ba pwedeng mag-absent kahit isang araw lang? Sige na, payag ka na. Hindi. Papayag na yan! 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 Sinabi nang hindi pwede. Sa ibang araw na lang tayo mamasyal. As messenger, ikaw magdadala ng mga documents. Minsan, cash ang dadali mo. Kaya dapat pagkakatiwalaan ka. Huwag mo ako ipapahiya. Napangako ko. Pagmamalaki mo pa ako. Ayos. Salamat, kay Gary, ha? Ayos. Hindi na magiging pabigat kay ate. Sige, mauna na ako, kay Gary, ha? Opo. Huwag. Bata ka pa, eh. Alis ka lang. Sige. Ingat. Salamat ulit, kay Gary. Ingat. Sure na sure ka bang kukunin mo yung Marlo na yan? Lalahanin mo. Senior partner ka ng accounting firm nyo. Kung may gawing kabalos to ganyan, ikaw ang masisira. You know what? Meron akong re-recommend na sa'yo. Mas magaling. Yung dance instructor ko, si Peter. Dance instructor? Oo. Oh. Nakmahusay yun. Alam mo, pagkasayaw ko siya, talagang lumalabas yung alindog ko. I feel hot. Sexy and alluring. Baka naman yung Peter na dance instructor mo ay boyfriend mo, mami. Oo, eh, ka naman, anak. Fling ko lang yun. Fling? 50 anos ka na, may fling ka ba? Aba, why not? 50s is the new 20s, di ba? Tsaka, wala namang pinipiling edad ang pag-ibig, no? Ayaw ko sa'yo, mami. Short pa rin eh. Ang hirap talaga kapag wala kang income. Puro labas ng labas lang yung pera mo. Oh, Janine, it reminds me pala. Umattend kasi ako ng open house party sa tita kong real estate agent.
May girl na lumapit sa akin. Sabi niya, friend mo daw siya way back college. Ang pangalan niya is Phoebe Sales. You know her? Oo, kaibigan ko siya. Kami yung magkaramay nung college kasi pareho kaming nahihirapan na magbayad ng school requirements. Kamusta na kaya siya? Ay, naku, Jalente naman naman ang buhay. Sometimes you're up, sometimes you're down, sometimes you're everywhere. Tinan mo yung friend mo, kahit saan-saan siya nakakarating dahil sa pagbibenta ng kondo. Pero ngayon, head na siya ng real estate agency. Amazing. Good for her. Janine, good for you too. Kasi binigyan niya ako ng number ito. I-text mo siya. Tawagan mo. Baka bigyan ka niya ng racket habang hindi pa lumulobo lang tiyan mo. Don't think, act agad. Mali mo makatulong yan sa'yo sa kumunoy ng utang mo. Bangon Pilipinas, bangon Janine, bangon mga bangkay. Yvonne, huwag mong sabihin dito mo balak abutan ng bagong taon. May mga tinatapos lang akong papeles para hindi na ako magpabalik-balik. Hello, mag-break ka naman. Sir Albert nga, nung isang linggo pa nagbabakasyon. At at yatang makasama si Lady in Red. Lady in Red? Yung design na dumalaw sa kanya dito, remember? Lizzie daw ang pangalan. Buti pa si Sir, may love life. Ingat much. Sige, bye, Yvonne. Ingat, ingat kayo. Iniisip ko kung anong nababagay na new hairstyle para sa new life ng Marcy mo natin, o. Ay, ay, ano ba? Anong new life? A-attend lang ako ng anniversary ng Bind Insurance. Eh, kung hindi nga importante yun, ayoko naman talagang pumunti. Munti ko na nga makalimutan, di ba, dahil sa susunod-sunod kong stress. Uy, yung mga party na ganyan, masaya yan. Dapat wina-welcome mo yan. Oh, hindi ba? Parang ang pala sa kapiteran dyan sa bagong Mrs. Guevara. Mimi! Kung napakatabil mo, eh. Alam mo, kasi magtabil-tabil lang ka, mamili na lang tayo ng bagay na kulay sa buhok ng Mars natin, oh. Parang gusto ko ng bubbly blonde, huh? Brave brown, or raving red. Ay, parang mas maganda yung raving red, oh. Ay, ito. Mas pasabo. Oh, ganda rin. Oh. Sorry, Yvonne, na matabilan talaga ako ngayon. Pero tama si Shakira. Since naka-move on ka rin naman na, eh, itodo mo na ang bagong buhay mood mo. Kaya dapat, new hairstyle, tama. New look. Ito ang mas ganda. Sandali lang. Orange. Albert. Bagong landline. Hello? Yvonne, what's going on? Hindi wala. Nang aasar lang kasi si Shakira tsaka si Mimi. Yuhu! Okay, I'm reminding you of the ball tonight. Oo, naghahanda na ako. Okay, I'll pick you up at 6. Tignan niyo po, wala yung 20. Oh. Oh. Oh, wala po nalalaglag, ha? Alikabok yung... Ipan niyo po. Di po yan, ito. Okay. Kaya ilalabas? Ayun! Oh. Guwapo. Palaging guwapo ang magic trick, ha? Gawa na paghahalata kung gusto mong i-magic si Albert, ha? Si Marcos ang sinasabi akong guwapo. Palusot ka pa. Kaya talaga. Oh, Yvonne, anak, pinasan nyo dyan. At kanina pa naghihintay si Albert. Ako, na. Ay, baka nga mamal. Ayan na nga. Vibration. Ay, ikaw ba yan, anak? Napakaganda. Oh, yeah.
Ate, sobrang ganda mo. Parang nakuha na yata yung kasama mo, eh, oh. Yvonne, I just want to tell you, you're the most beautiful woman tonight. Oh, sige na nga. Ako na lang pang tomorrow night. Para sa akin, pinakamaganda ka tonight. Tama si Pito Tisoy. Ikaw ang pinakamagandang babae sa buong planeta. Yes! Sinasabi mo lang yan kasi nanay mo. Ikaw, Nay, mas maganda pa nga po kayo kay Tito Janine. Oops! Marcos! Don't say bad words. Albert, iingatan mo yan si Ibon. Opo, Mama. Let's go. Bye-bye! Ingatan mo yan, ha? Ingatan mo yan, ha? Hindi naman ako sanay sa ganito. Ano, Yvonne? Okay ka lang? May ilang nga ako eh. Hindi naman ako sanay sa mga ganito. Kasi nga pala, yun ako po dyan. Yan si Jerome De Dios, Regional Sales Manager for Region 4. Grabe, Albert. Puro palabos yung mga nandito. Parang kukunti lang kaming mga agent. One day, magiging leader ka rin. Kaya as early as now, dapat you know how to handle yourself. Stand up straight, chin up. At pag-introduce kita, dapat ready ka. Ano sasabihin ko? Kahit ano. Nasa sales ka, dapat marunong ka makipag-usap sa kahit anong klase mga tao. Yan, magkakaupo lang. Yan si Mr. Glenn Ford Chuwata. Chairman ng Philippine Operations ng Bind Insurance. Eh, yung big boss. Yung big boss. Ano? Ready ka na? Tara. Kaya mo yan. Hi, Mr. Glenn Ford Chuwatak. I'm Albert Medrano, Regional Sales Manager for Region 3. And this is my top agent, Ms. Yvonne Aguilus. Nice to meet you. Nice to meet you, sir. So, how are you enjoying the night so far? It was a learning experience, sir. Mas na-inspire nga po ako na husayin pa yung trabaho ko. And hopefully, in 1 to 2 years time po, through hard work, malay niyo po, maging leader din ako katulad ng mga nandito. Albert, tama nga yung mga naririnig kong reports about you. Magaling kang mag-train. And Yvonne, I'd like to see you again next year, not as an agent, but as a leader. Challenge accepted, sir. Enjoy the evening. Excuse me, Yvonne, I have to take this. Sorry, hindi na ako masyadong nakakabisita. Busy lang kasi. But I promise, this week, dadalawan kita. It's true. I care for you. I love you. Okay, I love you, Daisy. Bye. Hi, Yvonne. I'm here in Baguio, taking a break. Kamusta ka na? Kamusta si Marcos? Okay naman. Masaya kasi nandito pa rin yung tatay niya. Well, I guess that's good. At least nakakapag-adjust ka na. Ngayon kasama niyo na ulit si Victor. I can imagine how stressful this must be for you. Kaya nga hindi ako tumatawag eh. Ayoko makadagdag sa inisip mo. Well, anyway. I just called para kamustahin ka. And I'm wishing you a better 2015. Happy New Year then. Sa Baguio ka magbabagong taon?
Hindi pa ako sigurado. Well, anyway, I have to go. Bye. Dapat nga siguro maging busy ka sa paghahanap ng ibang pag-ibig, Albert. Dahil hindi akong babaeng nararapat para sa lalaking katulad mo. Gutom ka ba? Gusto mo ba kumain? Pagod ka? Kasi kanilang pa napapansin, parang ano timing? Pagod lang siguro. Pati brain cells ko napagod eh. Hindi kasi ako sanay sa mga ganun sosyalan tsaka masyadong toxic ng usapan. Nung una naman, okay ka. Pero parang bigla ka nag-shutdown. Nakakatawa na parang computer lang. Kailangan ko lang siguro mag-charge. Sige. Mahinga ka na. Sige. Charlene na ako, ah. Charlene. Charlene. Bonnie. Nakakadalawang Charlene na ako. Wala pa akong narinig na kwento mo na dapat kinikwento mo sa amin. Ano to? Ay, gusto nyo marinig. Yung pakikipagtagisan ko ng Inglesan dun sa mga boss o yung walang sawa kong pakikipagngitian dun. Ay, naku, grabe. Kung alam nyo lang, dinay ko pa ang isang contestant sa beauty pageant. Kaya nga dito tayo nag-uusap. Para magkwento ka ng bonggang-bongga sa love life mo. Love life! Mars, alam mo ba naman nakahanapin mo kay Albert? Mayaman, matalino, guwapo, mabait. Mars naman, lahat nandudulot sa lalaking yun. At higit sa lahat, mukhang in-love na in-love sa'yo. Yes. Ha? Alalahanin mo, dalaga ka na ulit, Mars. Ang lagay, yung bruhang Janine na lang na yun ang masaya. Baliw, hindi naman masaya yun eh. Nakarma na nga kasi na-hospital ang ex-husband nitong ating natin. Alam mo si Albert, siya ang knight in shining armor at Prince Charming sa fairy tale. Alam niyo ba, sa fairy tale lang may ganyang klaseng lalaki, Mimi, tatandaan mo yan. Dahil sa totoong buhay, lahat ng lalaki pare-pareho. Lahat yan sigurista, hindi lang sa sasakyan, kundi pati sa babae. May reserba, may spare tire. Hashtag hugot! Eh, pero Mars, si Albert naman, parang one woman man naman siya eh. Di ba, Mars? Forever. Hindi na akala ko kay Victor nun. Yvonne, malita ko. Big time daw kaliente mo. Libre naman. May pupuntahan na kasi yung komisyon na makukuha ko eh. Ang bayad sa bahay, tsaka sa lupa. Relax. I was just joking. Yvonne, are we okay? Napapansin ko kasi lately, parang cold mo sa akin. Bakit naman ako magiging cold sa'yo? Wala ka namang ginagawang mali. Wala ka namang kasalanan sa akin, diba? Sige, mauna na ako. Pasok kayo. Eh, salamat dito sa dala mo, ha? Pero alam mo, busog na busog pa yan si Marcos. Abay, ang daming niluto ng tatay niyan kanina. Kasi talaga. Po, nag-celebrate po si tatay. Kasi po, bati na po sila ni nanay. Bati? Paano nagbati? Kasi po, kaninang umaga, magkatabi po sila. Tapos, bigla po sila nagkayakapan. Di ba po, ibig sabihin nun, pati na po sila? Talaga, apo ko? Naku, mabuti naman kung ganun. Sige po, laro na po sa labas, ha? Oh, sige. Nakakatuwa namang isipin na naging maganda naman pala yung resulta ng pagtira dito ni Victor. Kaya naman, pinakikisamahan namin siya ng mabuti para mapabilis yung pagaling niya. Alam mo ba, Lae? Ang totoo niyan, sa dami na nangyari sa dalawang yon, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na magkakabalikan sila. Total naman, sila naman yung unang naging mag-asawa, hindi ba?
Pero bala eh, may merong dahilan kung bakit pinaghiwalay si Victor at Yvonne. At si Janina ang bagong asawa ng anak mo. Eh, hindi kaya mas mabuti na gabayan na lang natin sila sa bagong buhay na pinili nila. Imbis na ipilit na ibalik sila sa nakaraan. Pero naging tayo pa rin, di ba? Ibig sabihin, effective. Gusto mo, kanta sa labas. Pasensya naman, sakit ulo ko eh. Marami kasi akong tinapos na papeles. Uwi na lang tayo, baka naghihintay na si Marco sa bahay. Sige, pagdating sa bahay, lutuin ko ulo mo. Yes.